Alam na alam po natin pag sinabing ease of paying taxes, madali yung pagbabayad ng buwis. Yun lang ho naman yung ibig sabihin niyan eh. Ease of paying taxes. Pero ano magiging epekto sa mas maraming Pilipino kung itong bagong batas na to ay maipatutupad at mali na naman yung umpisa. Okay? So pag-aralan ho natin yan. Hawak ko ngayon ho yung batas. Ayan, ipakikita ko ho ito sa inyo. At bago ho ninyo dapat intindihin ng maigi, may mga prinsipyo ho kayong dapat na i-apply sa sarili ho ninyo. Palakihin ko lang ho yung ating lecture sa araw na to. Number one, mga ka-taxpayer, kung minamahal, ito po yung limang items o value na dapat ninyong tandaan pagdating ho sa taxation, pagdating ho sa karapatan ninyo na bilang mga taxpayer. Nalulungkot ako kasi meron na naman tayong batas na ease of paying taxes. That is the future. Pero in the present, papatayin niya yung maraming businesses. Isa ho yung business ko na matatamaan. At of course, kikita ho ako dito. Pero itong recommendation kong ito, masakit man sa kalooban ko, ay isa ho ako sa mawawalan ng hanap buhay at negosyo. Tandaan ho ninyo, ito ho ay karapatan ninyo. Number one is yung equity. Ang ibig sabihin lang ho ng equity, mga ka-taxpayer kong minamahal, eh pantay-pantay na papatupad ng batas. Protection from law. Ayan. Meron kang equal protection of the law. Yung tinatawag nila na pinoproteksyonan ka ng batas. At hindi pinoproteksyonan yung mga biro. Ano yung biro? Bureau of Internal Revenue Officials. Next is yung uniformity. Dapat ang batas ay pantay-pantay. Ha? Okay, so uniformity, pwede yung i-apply sa socialized reporting, socialized filing, socialized payment. Doon ho papasok ho yung progressivity. Ibig hong sabihin, mga ka-taxpayer ko, ng progressivity, yung capacity to pay. Kaya ka magbabayad ng tax kasi mayroong kang pambayad. Yun yung ibig sabihin ng progressivity. Mayroong kang pambayad. So, hindi pinagbabayad yung walang pambayad. At kung ikaw na may sobra-sobrang pera mo, magbabayad ka ng malaki. Yun ho yung progressivity. At yung ikaapat po, mga ka-taxpayer kong minamahal, independent. Ha? Kailangan tayong maging independent. Kanino independent? Sa mga biro. Ha? Bureau of Internal Revenue Officer at sa lahat ho ng government agency. Kapag saksakan ng dami ng regulations, pag sinabi ho kasing regulation, it's a control mechanism ng ating government para ho hindi tayo magkagulo. Pero kung yung control mechanism na yun ay ginagamit ng mga BIR officials o biro, ha, hindi siya nagpo-promote nung karapatang ng mga taxpayer o karapatan ng mga Pilipino. Isinasaad ho sa ating saligang batas na tayong mga Pilipino ay magiging independent. Independent kahit kanino. Independent sa nanay mo, sa tatay mo, sa lolo mo. Ibig sabihin, kaya mong buhayin yung sarili mo. At the same time, kaya mong bumuhay ng ibang tao. Ah, yun yung humanity. Yun yung civilization. Nakakatulong ka sa sarili mo, nakakatulong ka sa ibang tao. Be civilized. Pag sinabing be civilized, yun yung ibig sabihin. Independent ka. Kasi kung burden ka sa kabilang tao, eh, hindi uunlad yung taong binibigyan mo ng burden. Katulad ng mga biro, burden sila sa atin. Nagbibigay sila sa atin ng harassment eh. Kaya sila ay tinuturing na kalaban ng mga taxpayer. Pero kung iisipin nyo, biktima din sila. Next ho, yung self-reliant. Ayan. So,
sinasabi ho ng ating konstitusyon, mga ka-taxpayer kong mahal, kailangan ho tayo ay makapaghanap buhay nang walang tumutulong sa atin. Okay? Self-reliant. O, paggagawa tayo ng matangin tatanong, sir, paano gumawa ng Google folder? Sa akin tinatanong. Eh, paano ka magiging self-reliant kung lagi kang tanong ng tanong? Isipin mo muna, saan ba ako pwedeng pumunta na hindi ako magiging independent kay tax specialista? E di pumunta ka ng YouTube. Eh, nandoon na sa YouTube lahat ng kailangan mo eh. Diba? Kahit na yung pinag-uusapan natin ngayon, nasa YouTube na eh. Diba? So, yun ho yung limang kailangan ninyong maintindihan pagdating sa taxation. 1. Equity. 2. Uniformity. 3. Progressivity. 4. Independence. And number 5. Self-reliance. Kapag meron ho kayo niyan, hindi kayo ma... Sorry ha, wiggle ko yung daliri ko, which hindi po kayo magugutom. Sorry, hindi ho ako naguutos o nagwa-warning. Sorry ho. Now, let us discuss ho yung batas na pinopropose ng ating mga magigiting na congressman. Ayan po yung mga pangalan nila. At yan po ay ang House Bill 41, ito po, 4125. Yan po ay tungkol ho sa ease of paying taxes. Ayun ho. Lalabas na ho yan, ayan po, ay aaprobahan ngayong taon na to. At yan na po ay sinertipahan ni ating presidente. Now, nasa part 2 na tayo. Kung hindi niya pa napapanood yung part 1, please, panoorin ninyo para ho continuous yung inyong understanding. At, dadagdag ko lang, please hit the like button. Hindi ko kayo pinagsasubscribe. Do not subscribe! Hit the like button to beat the FB algorithm. So, natapos ho tayo doon tungkol sa value-added tax. Yun ho yung ating pag-aaralan ngayon, value-added tax. Ano ho ang changes sa value-added tax? Ang changes ho sa value-added tax, mga ka-taxpayer kong mahal, hindi na ho tayo pinag-i-issue ng official receipt. Ito po. Nasa section 113. Ayan. Tinanggal na po yung pag-i-issue ng official receipt. So, lahat ho tayo, mga ka-taxpayer kong minamahal, ang i-issue na ho natin ay VAT invoice. Yan. Oh. Patulad ko, isa ho akong professional, CPA, pag ako ho ay nakatanggap ng professional fee, ang ini-issue ko ho ay official receipt right now. Pero pag na-aprubahan na ho yung tinatawag nating ease of paying taxes, ay hindi na ho ako mag-i-issue ng official receipt. Ipinagbabawal na po. So, ang i-issue ko na po ay VAT invoice. O makinig ka, biro. Ang pinag-i-issue, hindi sales invoice, hindi charge invoice, hindi cash invoice. Ang sabi ng batas, kapag ikaw ay registered na value-added taxpayer, ang i-issue mo ay VAT invoice. VAT. Wala hong ibang i-issue kundi VAT. Ibig ko lang sabihin, mga taxpayer kong minamahal, yun po ay isang bahagi ng inyong karapatan. Para hindi ho magulo ang buong Pilipinas, isa lang ho ang pinag-i-issue. VAT invoice. Oh, yun po yung uniformity rule o yung your right to uniformity. Para yung mga tao hindi malito, ang pinag-i-issue lang VAT. Itong mga biro, hindi pwede kang gumawa ng sales invoice, pwede kang gumawa ng charge invoice, cash invoice at iba't ibang klase ng invoice. Mali po 'yon. Ang sabi, ayoko ng ganito. Ang sabi ho ng batas natin ay VAT invoice. Kayong mga taga-BIR o mga biro na tinatawag ko ay sumunod naman. Please, para ho sa ating uniformity. Now, ano ang problem dito? Sa pinopropose ng ating magagaling na congressman, wala ng VAT invoice. VAT official receipt, sorry. Wala ng VAT official receipt. Ano epekto nito? So, kung papupunta ho kayo sa ating section 11 na puntahan nga natin,
Section 107 o 108. Ayan. So, yung mga identified na mga negosyo under Section 108. So, in-explain ho yan somewhere here sa baba. O, wala, hindi na-explain. Ibig sabihin, yung nakaraang Republic Act ay valid pa. So, may definition ho yung ibig sabihin ng sale, exchange, or barter of services. Katulad ko nga, taxi specialista, tatamaan ako dito. Now, sabi dito, ang kailangan mong i-issue is kapag, sabi rito, the total amount of money or its equivalent, ayan, purchaser pays, ayan, number one, pays, and number two, is obligated to pay. Dalawa eh. Sino ngayon ang magde-determine kailan siya ire-report? O, papasok ngayon yung rule na progressivity. Pag binayaran ka nung purchaser, ibig sabihin yun yung customer mo, yun yung kliyente mo. Binayaran ka ng customer o kliyente mo, may pera ka, binayaran ka eh. So, kung may pera ka, meron kang pambayad sa taxes. Okay? May pambayad ka. So, ang tanong is, yun yung cash basis of accounting, mga CPAs. Naku po, ang daming nagre-report sa akin na ang daming CPAs, na mga bagong CPAs at saka mga graduate ng accounting, hindi marunong gumawa ng tax returns. Nakakalungkot. Hinakakalungkot. So, wag ko kayong mag-alala. Gusto ko kayong tulungan. Andiyan dyan si G. Si G Santander. Ay magaling na teacher yan. Now, pag binayaran ka, ay may pera kang pambayad. Progressivity. Okay? Equity. Yan yung dalawang principles. Now, pag sinabing is obligated to pay, eh hindi ka pa binabayaran. So, kung hindi ka binabayaran, eh di wala kang pera. Eh kung wala kang pera, wala kang pambayad sa tax. Wala kang pambayad sa value-added tax. Wala kang pambayad sa income tax. So, ngayon, for uniformity, yung pangatlo, anong dapat na accounting method ng mga taxpayer na nasa sales ng services o nasa sales ng goods or property? Diba cash? Kasi yung tatlong, actually, limang principles, equity, uniformity, progressivity, independence, and self-reliance, ay nandun doon. So, kung wala kang pambayad ng tax, paano ka magiging self-reliant? Hindi ka self-reliant. Diba? Kung wala kang pambayad ng tax, magiging independent ka ba? Hindi. Dependent ka ngayon. Kanino? Sa whims and caprices, capriciousness ng mga biro. So, ngayon sinasabi ko dito, kayong mga congressman tsaka mga senador, hindi naman kayo siguro nakapag-practice ng 35 years sa taxation. 35 years kayo sa Congress. That's good. I am happy for you. Pero pagdating sa tax, papatayin nyo hun yung taxpayer. Why? Ang mali ho dito sa ginagawa nyo rito, ito hong is obligated to pay. Kailangan ho yan, tanggalin ninyo. Pag tinanggal ho nyo yan, mawawalan din ako ng trabaho, mawawalan ako ng negosyo, pero okay lang ho sa akin yun. Because maraming tao ang makikinabang. Maraming tao. Bakit natin tatanggalin yung is obligated to pay? Kasi maraming BIR officials na i-impose, pagkatapos ito maaprobahan, maging Republic Act, i-impose niya sa mga taxpayer, whether ikaw ay seller of goods and properties, or whether seller ka ng services or leasing of properties, mag-i-issue ka ng VAT invoice at the time na nag-bill ka. At the time na nag-deliver ka ng goods. Mali! Kasi yung time of delivery of goods, eh nag-transfer ka lang ng goods. Pero hindi ka pa nakakolekta ng pera. Eh kung inutang mo lang yung goods na trinansfer mo, eh di wala ka pa rin pera. May utang ka, may pautang ka doon sa customer mo. Eh anong pambabayad mo sa
sa buwis? Uutang ka sa bangko para lang magbayad ng buwis? Nasaan yung uniformity dun? Nasaan yung pagiging equity nun? Nasaan yung progressivity nun? Capacity to pay. Yun ang sinasabi ko sa ating mga senador at mga congressman. Kaya mga minamahal kong congressman tsaka senador, kailangan nyo ho nyong baguhin yung Section 43 ng Tax Code. Isama nyo na. Kasi ease of doing business din yan eh. Yung Section 44 ng Tax Code. Kailangan maliwanag na accounting method ng mga taxpayer ay isa lang, uniformity. Ano yon? Cash method of accounting. Now, meron pa ho ritong binabanggit itong ating mga tawag nito, proponent ng ating issuance. Ayun ang sinasabi niya rito eh. Pasensya na, hinahanap natin. Issuance of receipt. Ang kagandahan dito, ma'am, sir, yung mga matatanggal na yung annual registration fee. Pag na-aprubahan to, may bonus tayo lahat. Hindi na tayo magbabayad ng annual registration fee. Nakasulat ho yan dito. Ang sinasabi ko dito is, tanggalin na rin mga ka-taxpayer kung minamahal, yun pong kailan mag-i-issue, ayan ito, kailan mag-i-issue ng resibo, ang bigat nito eh, ang bigat. Issuance, di ba? Kailan i-issue daw? Point of sale. Eh, sino magde-determine ng point of sale? Walang definition. Di ba? Kaya ako sinasabi sa mga congressman, senator, i-define nyo naman. Di ba? Mahirap nang mag-define. Itadagdag nyo lang. Ang dami nyo. Ang dami nyo. Pagdi-define lang, baka kailangan nyo ng tulong namin. Andiyan dyan si G. Santander. Andiyan dyan si Onya De Vera. Andiyan dyan si Jocelyn De Vera. Titan. O di ba? Baka gusto nyo ng tulong. Ang daming tutulong ho sa inyo. Ini-invite ko ho yung ibang nandi dito. Please, kung meron ho kayong kopya nito, pwede nyo, o ayaw, meron, gusto nyo makatanggap ng kopya, bibigyan ko kayo. Tulungan nyo naman ako. Tulungan nyo ako at tutulungan natin ng sambayan ng Pilipino. Magpadala tayo kahit na mga definition of terms lang. Kasi kulang sa definition of terms. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang mga biro na biruin tayo sa pamamagitan ng pagde-define ng mga words, expressions, terms, at saka ng phrases na favorable at against sa atin. Favorable sa kanila, against sa atin. Ano yun? Point of sale, number one. Tapos dito, mga ka-taxpayer ko mahal, ito yung pinoprotest ko. Dapat ho, pag nag-i-issue ng resibo, wala na yung address ng purchaser or ng client. Why? Why? We have to protect. We have to protect yung address ng mga customer nyo, lalo-lalo lang doon sa inyong mga kompetisyon. Number one yan. Itong ang BIR, ayaw ibigay yung mga address ng mga taxpayer eh. O pagkatapos, inire-require nila na ilagay sa resibo. Maraming tao nakakabasa ng resibo. Tanggalin na yon. Tapos tanggalin na rin yung TIN. Ayan, ito. Tanggalin na. So, ang ilalagay mo na lang sa resibo, kung nakikinig sa akin yung mga congressmen, dalawang bagay. Number one, yung pangalan ng customer. Pangalan ng customer na nakarehistro sa BIR. For example, ano pangalan ko na nakarehistro sa BIR? Emelino T. Maestro. Hindi ho yun. Yun yung pangalan ko na binigay ng nanay ko. Pero yung nakarehistro sa BIR is Emelino T. Maestro, comma, CPA. Yun ho yung tinatawag na BIR registered name. So yung BIR registered name, makikita ho nyo yan sa initial ng BIR na Certificate of Registration. Number two, yung salitang VAT registered. So isasama niya, Emelino T. Maestro CPA, tapos VAT registered. So, ibig sabihin, pwede kong gamitin yung resibo na pang-claim as VAT. Ngayon, kung hindi ako VAT, sasabihin niya, Emelino T. Maestro CPA, ganun yung pagsusulat, non-VAT registered. So, hindi ko pwedeng gamitin yung resibo na inisyo sa akin nung aking supplier or vendor
sa VAT. Kasi sir, mga redundant na eh. Nung nagparehistro ka ng 1901, 1902, 1903, 1905, na-capture na ng BIR yung address mo eh. Eh bakit kailangan pa every time na mag-i-issue na resibo tong mga taxpayer ng supplier mo eh kailangan magkaroon mag-ano ka? Maglagay ka ng address ng customer mo. Redundant na, kaya kailangan suportahan natin Data Privacy Act. Yung address is very important na hindi mapunta kung kani-kanino. Number 2, yung TIN. Dapat yan, wala na rin yan. Yan yung ease of paying taxes. Bawasan mo yung mga sinusulat sa resibo. Pag nagbawas ka ng sinusulat sa resibo, mababawasan mo yung time ng isang tao, ng isang cost, ng isang taxpayer sa paggawa ng resibo. Pag nabawasan mo yung time sa paggawa ng resibo, ano magiging epekto? Yung time na masesave niya, pwede niyang gamitin sa pagbebenta ng kanyang serbisyo o produkto. Pag binenta niya yung serbisyo o produkto niya, katulad ng tax specialist, dadami yung kanyang kita, madami yung sales niya. So, favorable yan sa government. Pag madami yung sales ni tax specialist, mas malaking VAT na makukolekta. Mas malaking income tax ang makukolekta. Ganun lang ho yun, mga ka-taxpayer kong minamahal, mga congressmen kong minamahal, mga congresswoman kong minamahal, mga senadora, senadoro, senador. So, pag-uusapan natin mga ka-taxpayer kong mahal, accounting method, ha? Number, bago ko tapusin to, babanggitin ko lang. Number, lima po yung karapatan ninyo. Number one, equity. Number 2, uniformity. Number 3, progressivity. Number 4, independence. And number 5, self-reliance. Huwag niyo ho ninyong ipamigay yan sa ating mga congressman at senador. Ano po? Sa Congress. And tanggalin ho ninyo yung pagsusulat ng address at TIN ng mga tao na mag-i-issue ng resibo, lalo na ngayon, VAT invoice na lang, sa resibo. Makakatipid ho tayo ng time, makakatipid ho tayo ng papel, at makakatipid ho tayo ng pera sa mga taong masusolusyonan niyan. And number three, baguhin nyo yung accounting method sa pag-i-issue. Issue once, kailangan nyo idagdag. Kailan i-issue ang VAT invoice? O, di sulat nyo. Napakasimple. Kapag binayaran na ng customer niya yung taxpayer. So hindi ka mag-i-issue ng resibo pag nag-deliver ka ng goods. Hindi ka mag-i-issue ng VAT invoice pag nag-deliver ka ng goods. Hindi ka mag-i-issue ng VAT invoice pag nag-bill ka sa kliyente. Mag-i-issue ka ng VAT invoice kapag natanggap mo na yung bayad. O di meron ka ngayong equity, capacity to pay. Ang tax ho kasi is based sa capacity to pay, mga congressman. Baka nakakalimutan ho nyo yan, mga taxpayer ko. So, isa pa ho sa maapektuhan itong mangyayaring batas na to, yung mga restaurants. Ayan. Yung mga ospital. Ayan. Yung mga airline companies. Yung mga negosyo ay sa installer ng computer. Basta tungkol ho sa tinatawag nating services, apektado nito. Yung mga POS machine ho ninyo, pag na-aprubahan ho ito, babaguhin ho yan. Yung mga BIR forms, babaguhin ho yan. 2550M, 2550Q, 2551Q, babaguhin ho yan. So, gaano kalaking pera ang mauubos? O, yung mga computerized accounting system nyo, mga computerized books of accounts nyo, mga electronic invoicing nyo, magbabago ho yan kapag naaprubahan itong batas na to. So, gaano kalaking investment yung magiging basura na because meron bagong batas. Isipin nyo ho yung mga sinabi ko, mga congressman kong minamahal. At sa mga nanonood dito, ulitin ko, please, pakihit lang ho ninyo, pakipress ho ninyo yung ating like or love button para ho mabit ho natin ang algorithm ng Facebook at ng YouTube.
Maraming salamat. At yung part 3 ho nito tungkol ho sa taxpayer bill of rights daw na makakatulong sa atin. Nakakatakot, nakakatakot ho yung mangyayari kapag may taxpayer bills of rights. With that, mga ka-taxpayer kumahal, peace and happiness be with you for life. See you later.